rin siya gumana. Hindi pa rin kayo nagkaanak. Maghanap na kayo ng tibatib sa inyong paligid. Hello guys! Welcome back to our channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Elisa, inyong manang plantita na feeling walking encyclopedia. Sa video na to, pag-uusapan natin ang halamang Epipremnum pinnatum, nakilala bilang sa katawagang dragon tail plant, tibatib or lukmoy dito sa Luzon, balikopkop naman sa mga Cebuano, sa Chinese ang tawag sa kanya ay long way, at sa Singapore naman ang tawag sa halamang ito ay long way chow. Alam niyo ba guys na ang dragon tail plant or ang tibatib ay makikita hindi lamang dito sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan din sa mga kagubatan o sa mga tabing ilog ng Bangladesh, India, Indonesia, meron din sa China, sa Taiwan, sa Japan, sa Laos, Myanmar, Cambodia, at sa Thailand. And of course guys, meron din siya sa Singapore. Kaya lang, bad news sa Singapore dahil ang halamang tibatib sa Singapore ay critically endangered na. Alam niyo ba guys na ang halamang tibatib ay laging biktima ng mistaken identity? Kasi lagi siyang napagkakamalang Monstera plant. Minsan ako nabudol din ako ng halamang to dahil ako din. Akala ko talaga siya ay Monstera pero hindi pala siya Monstera. Pero minamarket siya bilang native Monstera, locally grown Monstera, or Monstera pormans, or pormans Monstera, pero hindi siya Monstera. Mas malapit siyang kamag-anak ng mga pothos. Bakit nga ba natin masasabi na sa isang tingin para siyang Monstera? Kasi kagaya ng Monstera, ang tibatib, ang dahon ng tibatib ay may mga split din kagaya ng Monstera. At vining din siya. Nagkaka-aerial roots din siya. Pero guys, alam niyo ba kung anong kaibahan nila ng Monstera at ng tibatib? Guys, oo, ang tibatib may mga butas din sa kanyang dahon, lalo na sa gitna ng dahon. May mga butas dyan na maliliit na parang tinusok na ng karayom. Samantala, ang mga butas na nasa dahon ng Monstera ay mas malalaki at pailan-ilan lang. Tapos, isa pang kaibahan nila pagdating sa dahon, mas madalas ang dahon ng mga tibatib ay pa-oval or pa-arrow shape, samantalang ang sa Monstera naman ay mas madalas pa-heart shape. At pagdating naman sa overall look nila guys ng kanyang dahon, pag titingnan mo ang dahon ng tibatib, mas para itong leather kung titingnan mo, samantalang ang Monstera naman ay glossy ang dating. Okay? Now, ano pang kaibahan nila? Bukod sa kanilang dahon, ang kaibahan nila ay eto. Ang Monstera ay toxic sa tao at sa mga hayop, samantala ang tibatib ay hindi toxic. Kaya nga guys, alam niyo ba na ang tibatib ay minamarket o binibenta ito lalo na sa China at Singapore bilang medicinal plant. Merong nag-harvest nito sa wild, binibenta ito sa market para sa panggagamot. Sa Singapore, binibenta yung dahon. Tapos meron pa talaga mga tao na sadyang nagtatanim nito hindi para ibenta bilang houseplant, kundi para gamitin sa panggagamot. Now, speaking of panggagamot, ano-ano ba ang mga sakit na pwedeng magamot ng tibatib or ng dragon tail plant? Ang mga sumusunod na mga sakit ang pwede niyang gamutin. Rayuma. Yan. So, sa mga thunders na dyan, nakagaya ko, sumasakit ang mga kasukasuan o mga muscles natin. So, ang tibatib nakakagamot siya sa rayuma, nakakagamot siya sa sakit ng ulo, nakakagamot din siya sa paninikip ng dibdib, gamot din siya sa malaria, sa diabetes. Tapos guys, kung halimbawa, tumuntong kayo sa hagdan, napasalang inyong footstep, nahulog kayo at nagkabali-bali ang inyong mga buto, gamot din siya para sa mga fractures. Nakakatulong siya sa mas mabilisang paggaling ng inyong mga nabaling buto or kahit sa mga sugat, nakakatulong din siya. Tapos eto pa, hindi lang yan ang kaya niyang gamutin. Halimbawa kayo ay nagkaroon ng sexually transmitted diseases or disease or STD na kagaya ng gonorrhea, ginagamit din ang halamang ito bilang gamot sa STD or specifically sa gonorrhea. Ang ginagawa guys ay nagdidikdik ng
dahon ng kogon or kogon grass, didikdikin yun, hahaluan ng murang dahon na dinikdik din, tapos nilalagyan ng kunting tubig at nilalahukan pa ito ng sabaw ng nyog. Yun na ang pinapainok sa mga taong may gonorrhea para magamot ang kanilang gonorrhea. At hindi lang yan. Halimbawa, kayo ay mag-asawa na matagal na kayong gusto magkaanak pero hindi kayo magkaanak-anak. Tapos, ang tagal nyo nang humihingi ng saklolo sa inaan ng laging saklolo natin sa baklaran, hindi pa rin kayo magkaanak. Tapos, nakailap sayo na kayo sa birhe ng Obando, sa Obando, Bulacan, at hindi pa rin kayo magkaanak-anak. Guys, baka tibatib lang ang katapat niyan. Dahil alam nyo ba na ang tibatib ay ginagamit din na panggagamot sa mga may problema sa fertility or doon sa mga tao na hindi nakakabuo-buo ng anak. So try nyo guys ha, kung na-try nyo na ang Western medicine or na-try nyo na ang religious side, yung kagaya ng pagsaya sa Obando daw kasi yung sabi nila, o di kaya pagdadarsal sa ina ng lagi sa klolo, hindi pa rin siya gumana, hindi pa rin kayo nagkaanak, maghanap na kayo ng tibatib sa inyong paligid at for improvement na inyong fertility. At eto naman, para sa mga babae, mga kababaihan na namumroblema sa inyong buwa ng dalaw or hindi normal ang inyong menstrual flow na sinasabi, ito ay makakatulong na ma-regulate ang inyong menstruation. Eto ha, sa mga may problema dyan sa bad breath. Okay. Sa mga namumroblema sa bad breath na yung kahit yung kausap nyo yung nakamask na tapos dinodoble pa, tinitripli ang mask nila para hindi lang maamoy ang alingasaw na yung hininga. Guys ha, eto, kumuha kayo ng dahon ng tibatib. Pakunaan nyo din. Yun ang gawin yung mouthwash, pangmumog. Okay? Ang gawin yung pangmumog kasi nakakatulong ito sa dental health. Kung halimbawa may namamaga kayong o namamagayan yung mga gilagid, o di kaya ay meron kayong sirang ngipin, nagkaroon na ng mga abscess dyan, or di kaya sumasakit ito madalas, mumog lang kayo ng pinakaluang dahon ng tibatib at yun ay makakatulong sa inyo. Maibsan yung sakit na nararamdaman, mabawasan ang baho ng hininga, ganyan, no? So, gamitin natin yung natural way. Alam niyo ba na ang tibatib din ay ginagamit bilang pampaganda? Oh, saan banda? Okay, hindi sa mukha. Okay, sa ngipin. Ang mga katutubo ng Java, ng Bali, sa Indonesia, ng Northern Taiwan, at ang ating mga kapatid na lumads sa Mindanao, ginagamit nila ito. For itim ang ngipin nila, nang dahil sa tibatib, the more maganda sila sa paningin ng kailang matribo, mga katribo. Kaya nakakaganda ang tibatib. Isang tanong. Sabi ko kanina, di ba, ang tibatib ay hindi siya kagaya ng monstera, nakakalason or toxic. Na kung hindi siya toxic, nakakain ba siya? Alam niyo ba ng ating mga kapatid na mga ita sa Central at Northern Luzon, kinakain nila ang murang dahon ng tibatib. Niluluto nila ito at kinakain. So, pwedeng kainin ang dahon ng tibatib. Ngayon, ano pa ba ang magandang benepisyo na maidudulot sa atin ng tibatib? Ang dagta ng tibatib, meron din siyang medicinal use kasi ang sap ng tibatib or ang kanyang dagta, ginagamit siya bilang panggamot dun sa mga taong nakagat ng ahas. So, sa mga snake bites, ginagamit siya. Now, bakit ganun? Bakit maraming benepisyo ito ay nakukuha sa tibatib? Mula sa kanyang ugat, papunta sa kanyang sanga, papunta sa kanyang dahon, meron talaga siyang nagagawang mabuti sa ating kalusugan. Bakit? Kasi meron siyang sinasabing anti-inflammatory properties or yung nakakatulong siya para mabawasan yung pamamaga. Antibacterial property, nakakatulong siya para malabanan yung mga bakterya na pumapasok sa ating katawan. At eto guys ha, sa panibagong research, nakakitaan din siya ng cytotoxicity laban sa mga cancer cells. So, ibig sabihin, anti-cancer siya at in the future, pwede na siyang makagamot sa cancer, specifically breast cancer. Kasi sa pag-aaral nila ngayon, sinubukan muna nila ito dun sa may breast cancer. So, ongoing yung study,
Pero alam ko na meron ng iba na ginagamit ito for anti-cancer, pero hindi pa, wala pa talagang final result kasi kung talagang tuloy siya nakakagamot. Now, eto pa. Halimbawa na stranded kayo sa kagubatan. Okay, overnight na stranded kayo, hindi nyo alam kung saan kayo susuo, tapos medyo gustong-gusto nyo ng mag-toothbrush at wala kayong toothbrush. Meron kayong toothpaste, meron kayong tubig, pero wala kayong toothbrush. Guys, maghanap lang kayo ng puno ng tibatib sa paligid, manghingi kayo ng sanga, okay? At gamitin nyo yung toothbrush. Sa lahat sa inyo na gustong mag-alaga ng tibatib or ng dragon tail plant, madali ba siyang alagaan? Yes, isa siya sa mga houseplants na madaling alagaan. Bakit? Bigyan nyo lang siya ng bright indirect sunlight, mabubuhay siya. Pero, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo siya mabigyan ng bright indirect sunlight kasi kaya din niyang itolerate ang low light condition. So, naman sa soil, kung gusto nyo siyang alagaan, make sure lang guys na ang gagamitin nyo yung lupa ay yung lupa na hindi nagre-retain ng maraming tubig. Or ibig sabihin, yung lupa na well-draining. Well-draining soil ang gamitin nyo para hindi mag-stack up ang tubig kasi once kasi na nag-stack up ang tubig dun sa lupang ginamit nyo, mas mabilis mabulok ang ugat ng ating dragon tail or ng ating tibatib. At eventually, mamamatay siya. So, pagdating sa lupa, make sure na well-draining yung soil nyo. Pagdating naman sa tubig, guys, ang tibatib or dragon tail plant, tinatawag na drought tolerant. So, hindi siya masyadong mainom ng tubig. Kahit na ilang araw nyo siyang hindi madiligan, wag nyo siyang alalahanin. Huwag kayo mag-alala kasi hindi siya mamamatay ng basta-basta. Kasi guys, meron nga siyang aerial roots. So, yung aerial roots niya, kung, just in case hindi nyo siya madiligan ng ilang araw, ang aerial roots na ang bahala sa kanya. Kasi yung aerial roots niya, ang mag-a-absorb or hihigop or sisip-sip ng tubig sa kanyang paligid para isupply niya sa buong halaman. Okay? So, napaka-forgiving ng tibatib or ng dragon tail. Kaya, kahit hindi nyo siya madiligan araw-araw, okay lang yun kasi napaka-drought tolerant niya. Isa pa guys, bakit ba kailangan natin ng tibatib sa loob ng bahay? Kasi, napakagaling niya when it comes to paglilinis ng hangin. So, air purifier din siya. Kasi sa laki ba naman ng mga dahon niya, marami siyang pwedeng gamitin na dahon para malinis ang inyong hangin na hinihinga. Lalo na kung may mga taong naninigarilyo sa inyong tahanan. Okay? So, magaling siyang mag-absorb ng nicotine sa paligid. So, kung halimbawa merong laging naninigarilyo sa inyong pamilya, sabihin nyo na lang na pwede bang doon ka manigarilyo sa tabi ng tibatib, di ba? Kasi inaabsorb niya ang nicotine na nasa air din, kung just in case na may naninigarilyo. So yun guys, I think yun lang masishare ko sa inyo. So again, ang dragon tail or tibatib ay hindi monstera plant. Okay, although magkamuka sila, may mga medicinal or herbal uses siya. Magaling siyang air purifier at madali siyang alaga ang halaman. Okay, so yun lang for today. Thank you so much for watching. I hope you learned something from me. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the notification bell. At maraming salamat nga pala sa lahat ng mga subscribers sa Team Daddy Boy. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. And so that's all for today. Stay safe, stay at home. Don't forget to live, laugh, love. Bye!